Siya si Maria Teresa Gerona, better known as Tere, tubong masbate. Undergraduate sa kursong nursing, tignan mo naman siya ngayon. May magarang sasakyan, may sariling bahay, at may sapat na ipon sa bangko. Balikan natin ang istorya ng kanyang buhay nang siya'y unang umapak sa Kamaynilaan. Vacation lang kami dito sa Manila kasi parang gusto din kami makita ng sister namin. So sabi niya sa amin, dito na lang daw kami mag-aral. So pinaaral niya ako pero since hindi na enough yung money, so I have no choice but to stop. Di na ipagpatuloy ang pag-aaral kaya namasukan na lamang. Hindi lang isa, kundi dalawang trabaho ang kanyang pinagsabay. Age of 17, kailangan kong mag-work. So first job ko is receptionist. And then, since hindi po enough yung salary ko as receptionist, kasi breadwinner din po ako, nag-part-time po ako as call center. Dalawa na ang trabaho, ngunit tila kulang pa rin ang kanyang kinikita para sa sarili at sa kanyang pamilya. Hanggang isang araw, may isang oportunidad na nagbukas sa kanya na magbabago sa takbo ng kanyang buhay. Isang tao na hindi ko kakilala na nag-approach sa akin, sabi niya sa akin, baka daw gusto ko ng extra income. Bigyan niya ako ng flyer, so ako naman, na-curious naman ako. Ako kasi yung tipong taong pagdating sa pagkakakitaan, go talaga ako dyan. So yun, tiningnan ko po yung uno. So on that day, dinala niya ako sa office, that's the time na pinakita niya kaagad sa akin yung business. Sa hangaring kumita ng malaki, ay napabayaan naman niya ang iba pa niyang obligasyon. First 5 months ko po sa uno, pinart-time ko po siya. Sobrang excited ako. Akala ko yayaman na kaagad ako. Hindi ko alam, sa pagyaman pala, marami ka palang mapagdadaanan. Nag-start ako, syempre dahil may dalawa akong trabaho. Talagang naapektuhan yung work ko. So, pinapagalitan na ako ng mga boss ko dahil lagi daw akong puyat, nakikita akong natutulog. Hanggang sa napagdesisyonan niyang mag-resign sa dalawa niyang trabaho at mag-full-time na siya sa uno. Sa first 3 years ko po, talagang hindi lang ako nainip, hindi lang ako napagod. Sinabi ko sa sarili ko na alam ko dito talaga ako aasenso. And consistent po talaga, hindi ako tumitigil. Everyday po talaga nasa office ako, nagte-training ako, sinitrain ko yung mga downlines ko. Dahil sa kanyang pagsusumikap, hindi nabigo si Teresa na makamit ang kanyang hinahangad na tagumpay. Right now, ang sarap po ng feeling kasi nararanasan ko na yung financial and time freedom. Pangarap ang puhunan. Sinangkapan ng sipag at syaga at pananalig sa Panginoon. Ngayon, ay masasabi nating asenso Pinoy na nga si Tere. In almost 5 years doing this business, kung nakabili na rin po ako ng kotse, meron po akong sariling bahay ngayon. Sa uno po napatunayan ko na kahit wala ka natapos, kahit anong background mo sa buhay, kahit mahirap ka lang, dito pwede kang umasenso basta may pangarap ka lang. Hindi ko lang siya basta offline. Siya yung taong kaibigan ko na, best friend ko na, kapatid ko na dito sa negosyo. Halos magkasabay tayo na nagsimula talaga na walang-wala. Ngayon na, eto ka na, successful ka na. Sobrang thankful kami sa'yo dahil hindi mo kami pinababayaan. Wala akong ibang hinahangaan at inspiration na dito sa uno kundi ikaw lang. Narito ang payo ni Teresa sa mga nais umasenso tulad niya. Huwag po natin gawing hadlang yung edad natin. Iba pa rin yung batang kumikita at batang nakakatulong sa mga magulang. And sa mga ano naman po, sa mga misis naman po na nasa bahay, masarap po na kahit babae ka, successful ka din po. Masarap na kahit babae ka, nakakatulong ka din po sa partner mo. Isa na namang istorya ng pagsisikap ang ating naitanghal ngayong araw na ito. Nawa ay na-inspire namin kayo upang kayo din, tulad ni Teresa, ay maging Asenso Pinoy.